Lods, meron tayo ditong Sony amplifier, which is ito yung amplifier na may kasamang equalizer, may kasamang tuner, EM-FM tuner, may kasamang yung cartridge, yung E tsaka V, yung tape Lodi. Bali, ang problema nito Lodi, bali nakapuno lang siya, ayaw niya may select sa mga ibang selection, CD, tuner, tape, hindi natin may select. Kailangan lilipat-lipat yan para kung sakaling marami tayong player ay may select natin. Halimbawa, may select natin ng tuner. Kung meron tayong naka-input na tuner dito na naka-abang, na naka-standby, kung yun ang papatugtugin natin, pwede tayong mag-select ng tuner, puno, CD, tape. Mayroon din siyang video 1, video 2. Ewan ko kung totoong mayroong video output to o tinatawag na VCR. Ayan, ang model pala nito Lodi, itong amplifier na to ay eto siya, bali TAD505. Ayun, nakikita naman natin Lodi, medyo modelo na rin siguro ito kasi nga meron siyang video monitoring, pwede siyang gumamit ng VCR Lodi. Ayan, kung halimbawa mayroon tayong naka-standby na camera siguro na merong audio video, audio visual, o yung mga ginagamit Lodi para sa projector, mga ganyan. Nung araw, yung pinagpasukan kong eskwelahan ay may mga projector sila, may mga gantong amplifier. Kung halimbawa, manunod kayo sa, o meron kayong subject na may pagpapanooran, nakakabit din sila kasi tinitignan ko rin yung mga kanilang pag-ooperate nung araw ay nakikita ko nagkakabit sila dito. Kung halimbawa pipindot sila dito ng audio visual, diretso lalabas na rin yung video output dito. Basta yun nga Lodi, pwede rin siya sa video out. Ayan, pag nag-input ka dito ng video, may lalabas ka ring video dito papunta doon sa monitor mo. Yun lang ang issue nito Lodi, hindi mo ma-select itong mga pagpipilian o selection para doon sa iyong input player. Okay, yung CD ayaw, permis nakapuno lang. Alam naman natin na itong puno, para ito, exclusive ito para doon sa tinatawag na turntable o yung pampatugtog na gumagamit ng plaka, puno ito. Natatandaan ko pa to eh, kasi may mga puno din ako nakikita nung araw na gumagamit. Talagang dito sila naglalagay sa puno na to. Dito nila ikinokonek yung output ng puno o yung turntable. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang speaker Lodi. Ayan, sabi niya impedance use 6 to 16 ohms. Pwede mong ilagay yung dalawang 8 ohms Lodi na speaker in series para maging 16 ohms. Okay? Pwede rin siguro yung 8 ohms dito kasi nga 6 hanggang 16 ohms, yung 6 ohms malapit na sa 8 ohms eh. Pero mas maganda siguro Lods, yung speaker niya ay sundin natin kasi pambahay to eh, pamatagalan to, hindi naman ito yung laging DIY na kinakalot-kalot-kot ng araw. Basta kung sakaling na-install mo na sa bahay nyo to, dire-diretso na yan, dun na lang siya, stationary. Naka-fix na lang siya doon, hindi yung kagaya ng mga power amp natin na kung ano-anong DIY yung ginagawa natin. Pero ganun pa man ay okay to. Mamaya check natin yung kanyang speaker ano. Okay, ano pa ba mayroon dito? Ayan, may selection din siya, 220 to 240 hanggang 120 volts. Ayan. Okay, meron din siyang system dito. Ito Lodi, yung system niya dito. Ayan o. Yung system control na yan, ay yan yung mga sinasaksaksak dyan. Pagka sinaksak mo siguro, maaaring yung equalizer o kung ano pa man yung pwedeng isaksak dito. Ito yon. Tapos yung equalizer naman na yon, yung iba meron din saksakan papunta doon sa kanyang tuner. Ayan, marami. Ito, meron din siyang system control 1. Ayan. Di natin sure kung equalizer or controller yung mga nilalagay-lagay dito. Okay. Yan lang naman Lodi. Ito yung gagawin natin kung paano. Pero hindi na tayo magbabaklas ng mga kung ano-ano. Mayroon akong technique na ituturo sa inyo sa tulong ng ating tools. Okay? Hindi na tayo magbabaklas ng kung ano-ano mga papalit-palitan dyan. Basta ang gagawin lang natin ay ito. O
Okay, Lodi, ang gagawin natin, pasensya na kayo sa ating camera. Medyo sublight tayo ngayon sa ating camera. Okay. Okay, gagamit tayo, Lodi, ng hatter station. Bali, itong hatter station na to, Lodi, ay ibang-iba doon sa mga dating ginagamit na hatter station na ginagamit namin nung sa cellphone. Yung malaking version nito, Lodi, nung araw, yung bakal, mga ganyan. Sa bagay, medyo bakal din ata ito, yero din. Meron siyang 220 na compressor sa loob, tapos meron siyang wirings din na ganito. At yun naman ay hose, yung wirings niya, yung harness niya papunta dito. Dito dumadaan yung hangin nung araw, tapos silyado ito. Pero ngayon, itong version na to, yung nabanggit ko sa inyo kanina, ay meron na siyang hangin dito. Pero ngayon, okay lang din naman to, kaya lang medyo mahina lang yung kanyang hangin. Hindi siya yung isang version na pulido yung hangin. Pero may mga pamimilian naman kayo, if ever, na bumili kayo ng ganito pang hot air station nyo. Kasi marami, malaking na itutulong nito. Nung araw na nagagawa kami ng cellphone, kahit rihit-rihit lang ay napapagana, nabubuhay yung cellphone. Ganon kasi, Lodi, yung mga component na gaya ng mga ganito. Ayan. Dito muna tayo, ha. Medyo pangit talaga yung camera ko ngayon. Ito, itong IC ngayon ang papainitan natin. Sa loob kasi niyan, Lodi, puro wire yan. Puro hibla yan. Itong IC na to. Pagka sinaksak mo na itong buong unit na to, siyempre magtatrabaho na yan. Lahat ng connection yan ay may mga dinadaan ng mga wire, tapos may mga salamin o di natin alam, hindi naman tayo espesyalista sa mga ganito. May mga wire na naka-connect sa mga parang crystal na salamin. At yun, lumilikha ng vibration yung mga wire na yon para makapaggawa ng frequency at para makapag-process kung ano man yung kanilang sisignalan. Kung halimbawa, nagpindot ka dito sa harapan, gaya ng sinabi ko kanina, yung issue nito, hindi mapindot. Kung halimbawa, magpindot ka ng CD selection, magtatrabaho ito, gagawa ng vibration at magagawa ng frequency para hanapin niya yung pagpipilian. Kung halimbawa ito man yung pagpipilian o yung mga transistor na to, ayan o, mga transistor na yan, ito naman yung magre-react para magdikit at gumawa siya ng pagpili para doon sa napindot nyong selection. Okay, ganun lang naman yung, Lodi, yan ang component niyan. Ito, magtatrabaho siya, yung utak nito ay nandito, sinisave niya rin yung mga maiiwan mong mga pag-save o pag-memory. Hawak niya na lahat. Bali, ito yung pinaka-utak niya, Lodi. Lahat ng mga electronics na ganito, kung may makikita tayong CPU, ayan, andito lahat yung utak niya. Ibig sabihin nun ay meron siyang bit na binibitawan. Hindi naman tayo magaling sa mga bit-bit na yan. Yung mga 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, mga ganyan. Hindi naman tayo gaano magaling, pero hindi na natin itatopic yon. Basta yung mga ganito, Lodi, yung mga de-memory, andito lahat. Kung minsan dito lang talaga nagloloko. Yung mga ibang component naman, Lodi, kagaya nito sa yung kanyang mga amplifier, wala namang mga memory yan. Basta sinuplayan mo lang to ng 12 voltage o 42 voltage at tinagyan mo ng input, tutunog na yan. Maglalagay ka lang din dito, yan, yung signal na audio, tutunog na itong mga to. Ito, napaka-basic ng mga gantong klase, yung mga amplifier, napaka-basic. Pero pagka andito na tayo sa kanyang memory system, ito rin pinakamahirap. Kung minsan, Lodi, yung mga ginagawa ng mga kasamaan natin, although wala silang mga hot air, binabaklas nilang buo yan, tsaka tinetest yung mga ibang component dito, chinecheck yung mga pyesa-pyesa. Pero sa mga may hot air station, kung minsan, dito tayo. Kasi kung malfunction lang dito, ayan, malfunction lang dito, wala namang pag-init na nagaganap, may power naman siya, yun lang talaga. Dito tayo, kasi baka nag-lock lang to. Sa katagalan ng panahon na pagkaka-stack sa kanya ay nag-lock lang. Pero ganoon pa man, Lodi, atin nang subukan na painitan ito para ma-check na natin kung totoo nga ba yung mga pinagsasabi ko. Ganyan. Painitan lang natin, wala na mawawala eh. Kung sakali man, Lods, na pinainitan na natin to at wala pa rin, ganun pa rin, hindi natin mapindot, tsaka tayo pumunta dito. Tsaka isang initan lang to, Lodi, huwag natin i-attempt na puro init, kasi nga masisira din to, baka mag-crack itong pyesa na to, kasi nga ceramic lang din yung ginamit dito eh.
Okay, masyadong mainit yung ating hot air station. Tsaka Lodi, mapapansin nyo naman kung sobrang init na ano, kung overheat na. Hoy, saan ka pupunta? Tsaka mapapansin nyo naman Lodi kung overheat na yung pinapainitan nyo. Medyo may konting pagbabago doon sa board. Hanggat maaari, alalay lang. Kasi init-init lang naman ang gagawin natin dito eh. Ayubeng! Napanpalingkin. Okay. Ilapit natin yung camera. Medyo blurdy yung camera natin, Lods. Kasi nga sa ganito kasi, Lodi, ng mga gitgitan, mas magandang gamitin ang cellphone. Pero yung isang cellphone natin ay medyo sablay pa rin hanggang ngayon. At kung yung camera naman ang gagamitin natin ay masyadong malaki. Okay. Ayan, Lodi, mapapansin mo na siya, Lodi, na lumalambot na yung mga tingga sa paa niya kahit nakabaliktad yan. Kasi nga, ayan o, talagang umuusok na siya at naluluto na niya. Dito muna tayo sa mga gilid-gilid niya, mga pin. Ayan. Okay. Ayun, Lodi, kung napansin nyo, ay lumabas na yung kanyang part number. Sinyalis yan na medyo mainit-init na yung ating system. Ayan din siya, oh. Nung usong-uso pa, Lodi, yung mga gawa-gawa ng cellphone, yung mga hardware repair, ganito yung ginagawa namin. Painit-painit lang at nabubuhay yung mga cellphone. Pero hindi naman lahat, Lodi, nakukuha sa pag-iinit ng mga component, ha. Kung minsan talaga kailangan din mag-replace ng CPU o chipset na ganito. Kasi sa mga TV, Lodi, kung ikukumpara natin sa mga TV, talaga nagpapalit din kami ng ganito pagka hindi na nakuha sa init o kaya kung ano paman. Pinapalitan din yung mga chipset na ganito. Pero yung mga gantong IC, kung di ako nagkakamali, ay mahirap nang hanapin. Okay? Okay. Sa tingin ko, Lodi, ay medyo okay-okay na yan at napakalakas ng ating intensity. Bali, nasa 416 yung intensity natin, Lodi, para sa init. Tapos sa area naman ay naglalaro siya ng 6. Okay. Okay naman na ito, Lodi, kung pang repair-repair mo lang ay okay na yung mga gantong hot air station. At malaki ang naitutulong nito. Basta importante lang, wag siyang yung medyo pasmado. Pero pagka ganito naman na stationary ang mga IC, kahit pasmado ka, kayang-kaya mo yan. Pero yung mga ibang chipset na SMD, kagaya ng SMD, yun, kailangan panatag yung kamay mo doon na maghihinang sa mga ganito. So, Lodi, bali, napainitan na natin siya. Kung aking dadampian ay sobrang init, hayaan muna natin siya na lumamig bago natin subukan. Pagka nagpainit kayo ng ganito, Lodi, huwag niyong isasaksak kaagad pag mainit to. Kasi mababasa ng system yan na overheat. Baka may tendency na hindi na bumalik yung mga hibla niyan pagka overheat. Kaya ang gagawin natin dito ay palamigyan lang muna natin siya. Okay? Anak mo! Ay! Anak ka to! Kami niya anak! Sabi nila, Lodi, yung anak ko daw. Okay, dyan muna siya, papalamigan lang natin. Ba't kasi nandiyan ka? Oy, mainit yan! Mm-hmm. Ay, naku po. Napakialaman mo. Ay. Anak ng kapitbahay na to. Itong anak ng kapitbahay na to na... Punta ka na kay mama mo, iniwan ka na. Oy! Saan ka pupunta? Kisha! Oy! Bye-bye! Bye-bye! Antayin lang, Lodi, na lumamig at subukan na natin kung magwo-work na itong kanyang front board. Wag mo! Paano kung sinaksak ko na, hindi na kuryente ka na?
Ikaw na bata ka, nakikialam ka. Medyo mainit pa kasi Lodi yung kanyang CPU. Ayan o. O yung chipset niya. Mainit pa. Ayan o. Nararamdaman ko pa yung incensong nilagay natin. Mamaya-maya lang ng konti ito ay susubukan na. Okay? Pero may nakikialam Lodi. Ayan o. O. Tignan mo yung bata. Mainit pa ba? Naku nga. Ayan. Nakikialam yung bata Lodi. Ayan o. Ayan siya o. Kunin nyo yung bata dito, baka matisod eh, mauntog sa mga amplifier na ginagawa. Uwi ka na daw. Kunin ko yung kanyang speaker, Lodi. Okay? Okay, balik tayo sa ating video, Lodi. Bali, malamig na yung kanyang chipset. At isaksak natin siya ngayon. Ayan. Uno. Check natin. Moment of truth. Ayun o. Nakakapag-select na tayo, Lodi. Wala tayong ibang ginawa dito, kundi pinainitan lang natin. Yung paggagawa naman ng ganun, Lodi, isang tips ko lang, ipapakita ko lang sa inyo para sa mga kasama natin manggagawa dyan o kaya sa mga nagbabalak na gumawa. Ganun lang naman, hinay-hinay lang sa pagpapainit. Ayan. Marami kayong magagawa, Lodi, sa tulong ng hot air o sa pagpapainit. Ayan. Ayon sa aking experience, Lodi, yung ibang mga electronics na kagamitan ay nakukuha talaga sa init. Hindi lang basta-basta tayo magpalit ng pesa, kundi pinapainitan din. Pero dapat alamin nyo rin, Lodi, yung mga ibang kasangkapan na pwede sa pagpapainit gamit ang hot air station. Kung sakali man, Lodi, baka naman mapanood nyo itong video na ito, pwedeng painitan lang to. Pero alamin nyo rin, Lodi, yung board, yung quality ng board, kung pwede nga bang painitan talaga siya o baka naglulupay-lupay-pay naman yung board. Ayun, baka pagka pinainitan nyo, lalong masira. Kaya i-check nyo rin yung mga kagamitan na pwede na painitan. Okay? Ngayon, Lodi, subukan natin. At andito yung kanyang mga speaker. Kanina, Lodi, ay nakapuno lang siya. Ilagay na natin sa CD. Ayan. Okay, punta natin sa CD ngayon to, Lodi. Ayan. May feedback na siya, Lodi. Ayan, oh. Ayun. Nagagalaw-galaw na rin natin, Lodi, yung mga pamimilian sa tipo ng audio. Ayan, oh. Ayan, pops, movie, symphony, disco, stadium, jazz. Okay? May memory din siya. Pwede mong i-memory yung mga, depende kung ano yan, anong function yan. TV news, car, ayan o. Okay? Ilapit natin yung speaker loads. Car, TV news, okay, maganda rin tong amplifier na to, Lodi, ah. Meron siyang mga nakasave na equalizer, yung pipindot-pindutin mo na lang. Ayan. At the same time, mayroon din siyang manual. Ayan, oh. Kung gusto mo mag-select ng mga gusto mong tunog. Ayan, oh. Ayan.
Okay? So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. Thank you.